Ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan ay nandyan lang sa lahat ng oras. Ngunit ang tunay na kapatid ay isinisilang sa pinakamahihirap na sandali ng iyong buhay. At ito ay higit pa sa ano pa man dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan na sinubok ng tadhana sa kabila ng kabataan. Natutong lumaban, nagpakabiyasa at itinaguyod ang kapatiran hanggang sa dumating ang panahong kinailangan siya ng kanyang bayan. Nakipaglaban sa mga manlulupig sa kabila ng kahinaan ng hukbo. Ngunit nagapi man, nakasumpong pa rin ng pag-ibig mula sa isang tunay na kaibigan at tunay na kapatid na higit pa sa pagiging kaaway ng lahi. Ang kwento ng mga pagsasakripisyo, kabayanihan at tagumpay ng pinakamabilis na manlalangoy ng hilaga, Chopilo Ildefonso o yung tinaguriang The Ilocano Shark, The Father of Modern Breaststroke. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang noong 5 ng Nobyembre taong 1903, si Chopilo Ildefonso y de la Cruz sa totoong buhay ay nagmula pa sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. Siya ay pandalawa sa tatlong magkakapatid. Maagang pinagkaitan ng kapalaran ang magkakapatid ni na Ildefonso dahil ang kanilang nanay ay namatay nung isinilang ang bunso nilang kapatid na si Teodoro. Samantalang namatay naman din kaagad ang kanilang tatay nung sila ay mga bata pa lamang. Dahil dito ang nakatatanda nilang kapatid na si Vicente at ang sumunod nga na si Chopilo na lang ang nagtutulungan na magpakabuhay sa sarili nila habang itinataguyod nila ang noon ay sanggol na bunso nilang kapatid na si Teodoro. Habang tumatagal, natutong tumibay ang loob ng magkakapatid na ito. Ginugugol nila ang kanilang kabataan sa paglalaro sa kalapit na ilog Busit. Sa mapipilis na agos ng tubig nito, natuto at naging mahusay na manlalangoy ang batang si Chopilo Ildefonso. Kadalasan ay tinutulungan pa nila ang mga kababaihan sa pagtawid sa nasabing ilog at ipinagdadala nila ang mga ito ng mga batya na gamit sa paglalaba. Sa paglipas pa ng panahon, nahasa ng nahasa ang bilis at galing ni Chopilo sa paglalangoy. Taong 1922, nang siya ay sumapit sa kanyang 18 taon, sumapi na siya sa hanay ng Philippine Scouts at naging miyembro si Chopilo ng 57th Infantry Regiment kung saan nakita ng lahat ang kanyang kakaibang gila sa paglalangoy. Dahil payapa pa ang bayan noong mga panahon na yun, di mabilang na kompetisyon sa buong rehiyon at kapuluan ang sinalihan ni Chopilo Ildefonso bilang kinatawan at sandatahang lakas. Tagumpay kasunod ng kapwa tagumpay ang nagdala naman sa kanya para maging bahagi ng pambansang kupunan na lumalaban sa kompetisyon sa labas ng bansa. Taong 1923, nanguna siyang mapasabak sa Far Eastern Games o ito yung ninuno na ngayon ay mas kilala natin bilang Asian Games. Gintong medalya kaagad ang kanyang inialay sa bayan mula sa 200 meter breaststroke. Taong 1925 naman, nang mapangasawa niya si Manuela Ella, kung saan pinagkalooban sila nito ng 6 na supling na naging bunga ng kanilang pagmamahalan sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Sa muling pagsabak sa 1927 Far Eastern Games, gintong medalya muli ang inialay ni Chopilo para naman sa kaparehong kategorya. Sa kanyang tagumpay na yun, siya na rin ang kumatawan sa bansa noong sumunod na taon para naman sa 1928 Amsterdam Olympics sa The Netherlands. Bantog na bantog na noon ang kanyang pangalan sa larangan ng paglalangoy at daladala niya ang bansag na The Ilocano Shark dahil sa kanyang kakaibang bilis at gilas na para pang isang patin sa tubig. Hindi lang yan ang naging karangalang kanyang tinaglay sa kanyang pamamayagpag. Si Chopilo Ildefonso ay nakilala rin bilang napakabuti at napakababang atleta na punong-puno ng respeto para sa lahat. Marami siyang naging kaibigan sa kanyang mga nakakalaban at ang pinakaumukit ng gusto sa kanyang puso ay ang karibal na Japanese na si Yoshiyuki Tsuruta. Palibhas ay nagkakalaban sila nito sa maraming kompetisyon. Nagkaroon ng magandang pagsasamahan ang dalawa na higit pa sa pagiging magkaibigan at magkapatid. Naging mabuting magkaibigan nga sila sa kabila ng mga hadlang sa kanilang pagsasalita.
Nasungkit ni Chorita ang gintong medalya noong Olympics na iyon, samantalang tanso lang ang nakamit ng Pinoy na si Ildefonso. Muling nagkaharap ang dalawang ito sa iba't iba pang kompetisyon sa buong rehiyon at sa 1932 Olympics, kaparehong resulta muli ang nakamit ng magkaibigan, ginto para kay Chorita at tanso muli para kay Ildefonso. Nanatili man sa ikatlong pwesto, siya pa rin ang tinanghal na kauna-unahang Pilipino at kauna-unahang Asyano sa Timog Silangang Asya noong mga panahon na yun na nakasungkit ng back-to-back medal sa Olympic Games. At muli sa 1936 Berlin Olympics, muling sumabak si Ildefonso, ngunit ito ay pakulimlim na na bahagi ng kanyang karera. Tumapos lamang siya sa 7th pwesto sa kompetisyong nasaksihan mismo ng diktador na si Adolf Hitler. Nang pumutok na nga ang 2nd digmaang pandaigdig at tuluyang nakasali ang Amerika dahil sa pambobomba sa Pearl Harbor sa Hawaii, nakarating na rin dito sa Pilipinas ang labanan. Palibhasa'y miyembro ng Philippine Scouts, si Chopilo Ildefonso ay tumalima sa panawagan ng kanyang bayan. Na-assign siya sa US Army Philippine Department na umabot pa sa ranggong lieutenant, kung saan meron siyang isang unit ng mga native na Pilipino ang nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantalang ang kanyang kaibigan na si Yoshi Chorita ay naging bahagi naman at opisyal ng Japanese Imperial Navy bilang paglilingkod sa kanyang bayan. Sa madaling salita, naging bahagi na magkalabang hukbo ang dalawang magkaibigan. Taong 1942 nang maganap ang pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan kung saan pinayuko tayo ng mga dayuhan. Isa ang unit ni Lieutenant Ildefonso sa magiting na nagtanggol at nakipaglaban sa Bataan at Corregidor. At sa pagbagsak nga ng mga lugar na iyon, isa rin siya sa mga naghirap ng husto sa napakahabang pagmamartsa patungo sa kamatayan. Ang bantog na Bataan Death March, kung saan nagmartsa sila ng higit 100 kilometro na daladala ang hirap at sakit bago sila ikinulong sa isang concentration camp sa Tarlac. Nang malaman ni Jose Chorita nakasama sa nakakulong ang kanyang kaibigan na si Chopilo Ildefonso, kaagad siyang sumulat sa mga kapwa niya opisyal dito sa bansa at naguutos ng agarang pagpapalaya sa kanyang kaibigan, ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Hinang-hinana noong mga panahong iyon si Lieutenant Ildefonso na nakakaranas ng matinding disenterya at pagkalasom sa dugo na dulot na rin ng tama ng mga shrapnel sa katawan, dahil na rin sa di makataong pagtrato sa kanila bilang mga bilanggo. Samantalang meron namang nagsasabing nakarating daw kay Lieutenant Ildefonso ang sulat ng kanyang kaibigan, ngunit mas pinili pa rin itong hindi lumabas sa kulungan upang damayan sa paghihirap ang kanyang mga kasamahan. Siya ay namatay sa kandungan ng kanyang nakababatang kapatid na si Teodoro habang siya ay ginagamot nito. Ang batang kanyang inaalagaan nung sila ay maagang naulila ng kanyang mga magulang. At ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang kasaysayan, ang bangkay ni Lieutenant Chopilo Ildefonso ay di na natagpuan pa o di matukoy kung nasaan dahil napasama siya sa mass grave kasama ng libu-libo pang namatay na mga sundalo. Muli pa siyang naparangalan noong panahon ng Pangulong Marcos ng Presidential Award for Meritorious Service. Taong 2006 naman, nang gawan siya ng sariling marker sa kanilang bayan sa Pidig sa Ilocos Norte. Taong 2009 nang maging bahagi naman siya ng International Swimming Federation Hall of Fame at ang kanyang kakaibang estilo sa paglalangoy na tinawag nilang Ildefonso Style ay niyakap ng iba pang mga swimmers, lalo na ng mga Asyano, partikular na ang mga Japanese na makikita natin sa modernong panahon. Dahil dito, itinuturing na rin siya bilang father of modern breaststroke ayon na rin sa mga nasusulat sa mga European textbook na siyang pinag-aaralan nila ngayon. Si Lieutenant Chopilo Ildefonso na tinagore ang Ilocano Shark o ama ng makabagong breaststroke at bayani ng digmaan ay pumanaw sa edad na 39 anyos lamang. Siya ay nakasungkit ng higit 140 medalya sa panahon ng pamamayagpag ng kanyang karera sa mundo ng palakasan. At ang kanyang pangalan ay iisa lamang sa nakaungkit sa pader ng mga alaala ng mga nawawala sa Manila American Cemetery. Ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan ay nandyan lang sa lahat ng oras. Ngunit ang tunay na kapatid ay isinisilang sa pinakamahihirap na sandali ng iyong buhay.
at ito ay higit pa sa ano paman dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Ikaw kaibigan, hanggang saan ka dinadala na sinasabi mong mga kaibigan? Nakikilala ka pa kaya nila kapag wala na silang makuha sa iyo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!